bagay na kailangan niyong malaman bago pumunta sa Hong Kong. Hi mga sisi! This is my 7th vlog. Ngayon na lang ulit ako nakagawa ng video kasi meron lang nangyari sa pamilya namin. Pero anyway, di ko na siya i-discuss dito. Pang sa amin na lang sigurong pamilya yon. Pero ngayon, nagbabalik ako para gumawa ng another video. At itong video na to ay tungkol sa mga bagay na kailangan nyong malaman bago pumunta sa Hong Kong. Yes, Hong Kong. So yun, so syempre una, kailangan, syempre meron kayong passport, diba? So, passport kailangan. So yung pagkuha ng passport, ngayon, kailangan nyo munang magpa-appointment, and then kailangan nyo bayaran yung in-appointment nyo within 24 hours sa mga Bayad Center, pwede rin sa 7-Eleven. Within 24 hours lang ha, kasi kapag hindi nyo nabayaran yun within 24 hours, makakancel yon at magpapanibagong appointment na naman kayo. Eh, ang hirap-hirap pa namang magpa-appointment sa panahon ngayon. So, yon. Pero nung panahon ko, nung ako nagka-passport way back 2015, nung nagka-passport ako, merong tumulong sa akin noon na kamag-anak na under agency siya. So, kaya medyo napadali din siya. Pero appointment process din yun eh. Yung dati, hindi lang ganun kahirap. Nagbago lang siya kasi nga, di ba, maraming nasasayang na appointment na hindi naman napupuntahan ng iba. So, yun. So, basta ganun. Kailangan nyo munang bayaran within 24 hours para magkaroon kayo ng confirmation. And then, ayun, magkakaroon kayo ng passport. Pangalawa, syempre, bago kayo pumunta sa Hong Kong, kailangan nyo ng ticket and accommodation. Yung sa ticket, pwede kayong mag-abang-abang ng mga promo. Kasi minsan, makakakuha kayo ng ticket na as in sobrang mahal talaga. Actually, yung nagbubook sa amin, kasi siya yung nagpa-process at siya yung may alam, is si Manilyn. Meron siyang YouTube channel, isubscribe nyo na rin siya, Segway, Manolita Story. Kindly subscribe, like, and share her videos. Katulad ng ginagawa niya sa akin. At yon. Tapos, sa accommodation naman, meron akong ginagamit ng mga apps. Isa dito yung, tatlo yung ginagamit ko, bale. Trivago, Traveloka, and Booking.com. So, yan. Pwede nyo siyang i-download sa Google, sa Play Store. So, yun. Dun sa mga apps na yan, pwede na rin kayong mag-book ng flight dyan, pero mahal kasi. Nag-book si Manilyn sa... Nag-aabang siya ng mga promo sa Cebu Pacific, Air Asia, sa mga airlines na nagkakaroon ng promo, inaabangan talaga niya. So, yun. Yung sa accommodation, meron kayong... so doon, di ba, pupunta kayo dun sa application na sinabi ko. Magbubook kayo doon. Nakasaad dun sa pagbubukan nyo ng hotel, katulad ng base experience ko. Kailangan nyo lang kumpletuhin yung pinapafill dun sa online. And then, kailangan nila ng savings or credit card number. Kasi yun yung para magiging basis nila kung meron ka talagang pondo. Pero on the spot, pwede ka nang magpabook para ma-reserve mo. Kasi meron talagang mga murang hotel na pwede nyong pag-stayan sa Hong Kong. Kami, nakakuha kami ng
ng hotel sa Chongqing Mansion, which is sinabi rin ni Manilyn, ni Manolita sa kanyang YouTube channel. Nasa Chongqing Mansion siya. Around dun sa area na yon, paglabas mo ng hotel, marami ka nang pwedeng puntahan. At din yung 1881 Heritage, Avenue of Stars, Clock Tower, Harbor City ata, kung di ako nagkakamali. Basta yung paggabi, may ilaw yung mga buildings. Ayun, so yun. Ayun, around na siya doon sa hotel na yun. So, tapos, paglabas niya rin ng hotel, malapit na rin siya sa MTR. So, yun. So, very convenient talaga yung lugar. Marami namang ding sa iba't iba mga lugar. So, yun. Maghanap na lang kayo dun sa apps na sinabi ko. Pangatlo, Octopus. So, ito yung Octopus. Nagkakahalaga siya ng 150 Hong Kong dollars sa adult. Katulad ng sinabi nga sa Manolita story, paulit-ulit, 150 siya, 100 yung laman na nasa Octopus na magagamit nyong pang travel sa MTR, bus, sa tram, yun. Pero sa taxi kasi cash. Tapos yung 50 refundable, depende sa inyo, kung pagpabalik na ba kayo ng Pilipinas, isusurrender nyo yung Octopus or ikikip nyo na lang. Kasi syempre, ako, kinip ko, tsaka yung mga kapatid ko, kinip nila yung Octopus nila kasi in case nga na kung makakabalik kami ng Hong Kong, may magagamit kami, diba? So yun, loloadan na lang. Tapos, ano siya eh, meron ding Octopus pang bata, kulay pink siya. Yung pang bata na yun is 3 to 11 years old. So yung 1 to 2, walang Octopus. Free pa siya, free. Tapos yung green Octopus naman ay para sa mga senior. At based sa na-search ko, ang senior ay 65 years old sa Hong Kong. Tapos, based din sa pagkakaalam ko, yung mga senior na tourist, pwede rin mag-avail nun. Kasi meron silang discount pagka ganun. Hindi siya yung kung ano yung kinakalta sa ating mga adult. Iba yung kinakalta sa pangbata at saka sa pang senior. So, mas mababa yung sa kanila. So, ayun. So, pang-apat, cash. Syempre, kailangan nyo ng cash, diba? Although, yung Octopus, pwede nyo na rin, basta luludan nyo lang siya ng luludan at di kayo nawawalan. Pwede siyang magamit sa pagkakakain kayo, sa McDonald's, or sa lahat, sa kahit saan yung gusto. Octopus yung binabayad, pwede. Basta may laman, ha? Tapos, magagamit nyo rin siya sa MTR, sa transportation. Ako, na-experience ko pala dun sa ano ha, sa Octopus. Balik lang tayo sa Octopus. Minsan hindi ko napapansin na wala na palang laman. So, minsan nagtatap ako sa dun sa machine. Nagni-negative na pero nakakapasok pa rin ako. At nakakalabas sa MTR. Sa MTR station. Pero, dapat hindi so sobra yung negative na balance din sa Octopus nyo ha. Luludan nyo pa rin siya. Kasi, mare-detect ng mga officer dun sa MTR yan eh. Kung syempre, kung ikaw gagamit ka, puro negative na lang yung laman, diba? Yun, so balik tayo dun sa cash. Ito yung mga bills ng Hong Kong dollar. Medyo, ito yung itsura nila. From 10 Hong Kong dollar bill to 1,000 Hong Kong dollar bill. Yan. Ganyan ang kulay ng mga bill sa Hong Kong. Tapos meron ding mga coins. Ito rin yung itsura ng mga coins. Yung 10 piso nila, parang yung 10 piso natin. Na hanggang ngayon ginagamit pa rin. Ang kaibahan lang medyo maliit at makapal. Mas makapal. Kasi 10 piso natin dito sa Pilipinas. Yon. So, pang lima is adapter.
Kasi, yung saksakan na doon sa Hong Kong is tatluhan. So, ito yung itsura ng adapter na dapat meron kayo. Kasi kung hindi, malalobat kayo. Hindi kayo makakapag-charge. Kailangan nyo bumili ng ganyang adapter or magdala kayo. Pang-anim is mga damit na naaayon sa weather kung kailan kayo pupunta. Summer is from base experience ko ha. Pero alam ko kasi minsan naiiba-iba pa rin eh. Pero usually, late April up to first week of November, medyo mainit pa yan. Parang weather dito sa Hong Kong. Pero alam nyo, yung init dyan sa Hong Kong, medyo malagkit eh. Malagkit siya. As in, basta nakaka... kung magdadala kayo sa puro lakad-lakad kayo sa Disneyland, sa Ocean Park, masusunog talaga kayo kasi sobrang init. Tapos, mas maganda na recommend talaga na pagpunta nyo is winter. Minsan, late November, malamig na. Ngayon, malamig na, medyo malamig na doon. Kahit windbreaker lang, pwede na rin. Pwede pa. Pwede nyo pang magamit. Hanggang first week of April, medyo naka-long sleeve pa rin kayo. May simoy pa rin ng pagkamalamig. So, yan. So, tapos na kagandahan mga Burmans hanggang January, February. Yung Chinese New Year, malamig pa yun. So, yun. Ang pito is SIM card. Kabayan SIM na nabibili. I think hindi ko sure kung sa airport sa Pilipinas meron ng SIM card or pagdating mo na ng Hong Kong. Nung ako kasi dati, dinala na ako ng mama ko kasi nasa Hong Kong siya, diba? Siya na yung bumili doon sa Hong Kong. Inabot niya na lang sa akin. Kabayan SIM yung tawag doon. 38 Hong Kong dollar siya. Tapos may free siyang one day internet text and calls sa same kabayan SIM. Napanood ko sa vlog ni Manolita Story, hindi niya masyadong sinasuggest yung SIM card, pero ako isasuggest ko yung SIM card kasi tulad nga ng sinabi niya sa vlog niya, yes, merong mga wifi sa mga specific places, mabilis talaga siya maka-connect, pero ako kasi sa katulad ko na gusto ko laging may connection. So, kahit outside ako, kahit nasa park, syempre, kung pupunta ka ng park, wala nang wifi doon. So, kailangan mo pa rin ng data. So, yun. So, sinasuggest ko kung katulad ko kayo na kahit na kahit saang place kayo, gusto nyo may internet kayo, SIM card, bili kayo ng SIM card na kabayan. 38 Hong Kong dollar siya. So, yun. Andun naman yung instruction. Tapos, kapag naubos na yung load nyo, syempre kung mas magtatagal kayo sa Hong Kong, may nabibiling ang refill voucher na iluload nyo lang. Sundan nyo lang yung instruction doon kung paano mag-subscribe at paano iload yung voucher dun sa SIM card nyo. May mga gusto palang magpa-shoutout. Shoutout pala kay Shasha Marie Casero, Stephanie, Georgia, or whatever. Ang dami na pangalan. Hindi ko na alam kung ano yung totoo. Basta, ang member ng Team Mulan, hindi makagilap ng kanyang tatay. At isa pa, si Opalangots. Ellie Bendia. Hindi. Ellie, ewan ko, EJ. Basta EJ, pinsan namin. Pinsan ko yung dalawang yan, nagpapa-shoutout from Team Walwal.